Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko ay Kristo, lalong-lalo na dito sa ating mga parishioners sa Immaculate Conception, sa Karangalan, sa ibang parishioners ng Diocese ng Pasig o nabibilang sa Diocese ng Pasig, at sa ilan pang nating mga sumusubaybay mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ngayon ang ating pagpapatuloy sa ating tinatawag na Formation Series on the third part of the Catechism of the Catholic Church. Pag sabi natin third part of the Catechism, balikan lang natin, ang first part is about the creed, yung ating pananampalataya, the symbol, no, our faith, na napapaloob sa mismong pinapahayag natin sa Nicene Creed. Susunod doon ay ang second part, which is about the sacraments, no? At ngayon, nasa third part na tayo, ang ating magiging tema ay tungkol sa tinatawag na life in Christ. Paano nga ba sundan ang buhay ni Kristo? At dito ang pinakamalaking bahagi ay napapaloob sa tinatawag na Ten Commandments. But before we go to Ten Commandments, mapapansin nyo na tayo ay merong ng mga tema bago dumating doon. At sa gabing ito, ang ating maging tema ay patungkol sa mismong gracia or grace. But before we go to the topic proper, let us dedicate time for our prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ang salitang gracia, the word grace, we will study it tonight. Kung tutuusin, kahit sino mang lingkod ng simbahan at kahit sino mang katolikong laiko, pag tinanong mo, anong gracia? Out of 10, bihira na na isang makakapagsabi ng tama. Dahil sadsad ang salitang grasya na hindi natin nauunawaan ano nga bang ibig talagang sabihin. Kung tutuusin, yun ang typical sa ating mga Pilipino naman eh. No? Halimbawa, gamit tayo ng gamit na salitang Spanish na mag-alamierda. Ang unawa ng maraming Pilipino ay gumala, maglakwatsa. Pero pag tinignan mo, the word mierda is tumae. Ah, kaya nga pag naririnig ko yun sa mga Spanyol, do you know what the real word ala mierda means? Pumunta ka, tumae ka. No? So, yun. Isa pa na vulgar word na ginagamit ng mga Pilipino na hindi naunawaan ng mismong tunay na kahulugan. Yung tinatawag ng mga kabataan, napaka-konyo naman yan. Di ba? Para sa kabataan, konyo is halong magsalita, English, Tagalog, o nagtataglish. No? But if you search on the dictionary, konyo means the part of a woman, no? The private part of a woman. Kaya sabi ko, ano nangyari? Ang nangyari is simple. We do not study the real world behind it. Katulad ng tema natin ngayon, anong grasya? Ang grasya, sasabihin natin, oo, biyaya sa Diyos. But concretely, anong biyaya? Sasabihin natin, yung mga blessing. Gumami ka ba sa itang blessing? Kaya nga, pag may pagkain na galing sa munisipyo, pipicturan, thank you for the blessing. Salamat sa grasya. Yun ba talaga ang grasya? Napaka-materialistic mo kung ang grasya ay yun ang pagkakaunawa natin. So hopefully tonight, we will understand what grace, ano nga ba talaga ang grasya? Bakit para sa ating mga Katoliko, mahalaga na tayo ay nasa estado ng grasya? So, since we are dealing with Catholic teaching, it is always good, no, to go back and use the catechism. Especially for us lay people, mas madali yung tinatawag na compendium of the Catechism of the Catholic Church. So we will deal
on point 423 of the Catechism. Itong tanong doon, what is the grace that justifies? What is the grace that justifies? Itong sagot ng Katesismo. That grace is the gratuitous gift that God gives to us to make us participants in His Trinitarian life and able to act by His love. Dito pa lamang, nandun na agad ang binigay sa atin, anong grasya? Ang grasya ay isang biyaya na libre na binigay mismo ng Diyos upang sa gayon tayo ng mga pinagkalooban ay makapag-participate, makasali saan? Sa buhay ng banal na Santatlo. At upang ang ating gawa, to be able to act by His love, at ang ating gawa ay maging puno ng pagmamahal o gumagawa tayo dahil sa pagmamahal. Kaya nga, ang isang tao na walang participation sa Diyos, wala siyang grasya. Kahit sabihin mo man sa akin, Father, grabing grasya niyan. Nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng maraming sasakyan. They're not grace. Because grace, strictly speaking, is that participation in the Trinitarian life. Father, sa pang-araw-araw na buhay, paano nga ba natin nararamdaman that, or concretely, how does it manifest na tayo ay nagpa-participate? Linggo ngayon, Lunes bukas, Martes susunod na araw. If you go to Mass every day and you receive our Lord in the sacrament of the Eucharist, you are participating in the Trinitarian life. Pero mapapansin mo, kapag ikaw naman ay nakagawa ng kasalanang mortal, you are not in the state of grace. And since you are not in the state of grace, you cannot participate in that communion. So dun pa lamang, itong tinutukoy sa atin. Now, dinagdag ng Katesismo. It is called habitual, sanctifying, or deifying grace because it sanctifies and divinizes us. So iba't iba man ang tukoy dito o ginagamit na salita, habitual grace, sanctifying grace, deifying grace, dahil ang pakay ng grasya ay pabanalin tayo. Mamuhay tayo sa kabanalan, mamuhay sa buhay ng Diyos. Dagdag pa ng Katesismo, it is supernatural. No? Paulit-ulit ko na nabanggit ang salitang supernatural. Pag sabi mo supernatural, it is above natural. It is spiritual by nature. Because it depends entirely on God's gratuitous initiative and surpasses the abilities of the intellect and the powers of human beings. It therefore escapes our experience. So sa pamagitan ng paliwanag o sagat na ito ng Katesismo ng Simbahang Katolika, maliwanag ng grasya, isa lang ang pinagmumulan, yun ay Diyos. Pwede ba ang isang tao maging grasya sa sayo? Well, strictly speaking, he could be or she could be a gift, but never a grace. Kasi ang grasya, concretely speaking, ay tumutukoy lamang sa mismong regalo ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Okay? Now, as an introduction, it should be clear for us that since we want to attain eternal life, eternal happiness, grace is a great gift of God, grants to achieve eternal life. Impossible, mga kapatid, na kaya ng sino mang taong marating ang buhay na walang hanggan, na una sa lahat, wala siyang grasya. Walang taong makakapasok sa langit
kung hindi siya dumudulog sa mismong grasya ng Diyos. Imposible. No wonder Saint Bernard says that we only need grace. Sa isang banal na maliwanag na ang grasya ay mahalaga para makamit ang buhay na walang hanggan, iyan ang kanyang nasabi. We only need grace. Marahil magtataka kayo, eh kung meron akong grasya, Father, sapat na ba yun? Actually, mamaya sa pagpapalalim natin, doon natin matatagpuan na ang tao, kapag pinagkalooban ng grasya, we have to correspond to that grace. Kinakailangan nating tumugon sa grasya ng Diyos. Gamitin ang grasya ng Diyos para sa ating kabutihan. So let us go to the main ideas for tonight's discussion. I have mentioned earlier that grace is a supernatural gift. But it is not only supernatural, it is an interior gift. Supernatural galing sa taas. Interior dahil matatanggap lamang ng iyong kaluluwa. Now, let us go back in order to understand this. As a consequence of the original sin, we are all born without supernatural grace that God has freely granted to Adam and Eve and their descendants. Lahat tayo nang isinilang dahil sa kasalanan ng orihinal, wala sa atin ang grasya. Bakit? Dahil nandun ang kasalanan ng orihinal. So human nature was wounded. Ang ating mismong tinatawag na kalikasan bilang tao, ito ay sugatan. And with our natural strength alone, we cannot keep the natural law for long. Kaya nga, napakahirap sa isang tao na hindi nabinyagan na sumunod sa tinatawag na batas ng Diyos. Dahil wala siya sa grasya. Dahil dyan, sabi nga natin, ang tinalakay natin ang sakramento ng binyag, napakahalaga na ang tao tumanggap ng binyag. Dahil isa sa mga dinudulot ng binyag ay ang tinatawag na sanctifying grace na nagpapabanal sa isang tao. Hindi lamang ang binyag nilinis ang kasalanan ng orihinal. Hindi lamang ang binyag nagdulot sa atin para maging mga anak ng Diyos. Hindi lamang ang binyag nagdulot sa atin para maging kasapik ng simbahan at binuksan ang ibang sakramento. Maalala ninyo, you can check that on our previous discussion about baptism, that one of the effects of the sacrament of baptism is sanctifying grace. What does it do? Yamang grasya, nagkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. Kaya nga mapapansin niyo doon sa mga nakasaksi, kapag ang isang tao tumanggap ng binyag na nasa sapat na taong gulang na, 12 years old and above, last month nagkaroon tayo ng kasalang parokya, merong isa tayong kapatid na tumanggap ng binyag bago siya'y kasal. Ang tanong sa akin ng isang lingkod, Father, ba't hindi siya mangungumpisal? Hindi siya mangungumpisal, bakit? Kakatanggap niya lang ng binyag. Kakatanggap niya pa lang ng kumpil. Ang binyag, nilinis ang kanyang kasalanang orihinal at lahat ng kasalanang niyang personal mula noong nagka-isip siya hanggang sa puntong iyan na bibinyagan siya lahat ng kasalanan, binura, nilinis. Kaya ano pang kukumpisal niya? Kung papakumpisalin natin, ibig sabihin, hindi ka naniniwala na ang binyag nakakalinis ng dalawang kasalanan sa isang may sapat na taong gulang. Ha? Tanda niya, sa sapat na taong gulang. Original sin and personal sin. Pero sa isang sanggol, ang nagagawa noon ay only original sin. Kasi wala pa namang personal sin ang sanggol. Sana maging maliwanag po yan.
But God has taken pity on us and through the merits of Jesus Christ grants and infuses in the soul the wonderful gift of grace. God grants grace freely that is without merit on our part so that we may attain eternal life in heaven. Ngayon, binabanggit ng atesismo na dahil ang Diyos sa kanyang kabutiang loob, ipinagkaloob ang grasya na nakuha ni Jesucristo sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya nga tayo na mga binyagan, saan ang gagaling ang grasya na iyan? Hindi sa magulang natin, hindi sa katikista, eh lalo na hindi kay Father. Nanggagaling yan kay Jesus na dahil sa kanyang mga merito, ng kanyang pagpapakasakit, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang grasya ay pinagkakaloob sa atin. Yun ang tatandaan palagi natin bilang mga Kristiyanong Katoliko. Yung mga sakramento na meron tayo, merong mga kabalikat na grasya ito dahil mismo sa ginawa ni Kristo. Anong dakilang ginawa niya? The Paschal Mystery of Jesus. Passion, death, and resurrection. Kaya isisingit at babalikan ko pa rin. Bakit tayo dumadalo sa misa? To celebrate the Paschal Mystery of Christ. His passion, His death, His resurrection. Kaya kung hindi natin nauunawaan bakit tayo dumadalo sa misa, kung hinahanap mo lamang dahil si Father Joker mag-homily, dahil si Father ganito ganyan, ang hinahanap mo hindi si Jesus, ang hinahanap mo si Father. Eh pag nalipat si Father, hindi ka na magsisimba. Kahit sinong pare, as long as that priest is a Catholic priest with faculty, he celebrates the Mass in persona capitis, no? As Jesus Christ, no? The head. Okay? So, possibly, dapat maliwanag yun. Ano? Number two. The wonders of grace in the soul. Pinag-usapan natin ang grasya. Eh, Father, anong nagagawa ng grasya ngayon sa aking kaluluwa? As I have said earlier, through the catechism, grace is a participation in God's nature. Isipin mo, kapag ikaw pala'y nasa grasya, you participate in God's nature. And what is the nature of God? His divine life, ang pagiging Diyos niya. Ikaw na tao, you participate in that, not because you are God, but you're given by God to participate. Kaya nga, sa isang na tao na nasa estado ng grasya, dapat mararamdaman mo yan. Kailan? Kapag nagdarasal ka, kapag gumagawa ka ng kabutihan, yung kahit ilalagay mo lang ang iyong sarili sa katahimikan, you feel happy. Kahit alam mong maraming kulang sa iyong mga bagay na material, pero alam mo na ang Diyos nasa sa iyo, sapat na. So when a piece of iron or coal comes into contact with fire, para maunawaan ito, bigyan natin ng imahen, it becomes red hot and acquires the characteristic of fire. Something similar happens to our soul when we receive God's grace. Ginamit na imahen. Charcoal. Bigyan natin charcoal. Uling. Anong nangyayari sa uling? Pag nilapit mo sa apoy, nagkakaroon rin ng tinatawag na init. Nagkakaroon ng tinatawag, hindi na nga siya charcoal, nagkakaroon siya ng baga. Ang charcoal, hindi siya fire. Ang charcoal, nag-participate lang sa fire. Yun ang nangyayari sa kaluluwa natin kapag tayo'y nasa estado ng grasya. We participate in God's grace. So a soul now in grace is like a ruby
Sin has been destroyed. It does not exist anymore. And the soul acquires a wonderful brilliance, pure and clean as fire. Just like a piece of coal, the soul loses its blackness and becomes a golden ember. Ang ganda ng imahin na binibigay sa atin. Ganun ang nangyayari sa kaluluwa. Ang uling hindi na maitim. Ang uling nagiging pula. O sabihin mo pa nagiging golden red or golden brown. You know what I mean. Dahil yun ang ginagawa ng grasya sa ating kaluluwa. It ignites. It creates that beautiful color. Okay? Third point. Sanctifying grace and actual grace. We have to distinguish that even grace have different kinds. O may iba't ibang uri ang grasya. God grants two types of grace. The first is sanctifying grace, and the second is actual grace. Ang tanong ngayon, Father, anong pagkakaiba ng sanctifying grace at ng actual grace? Ito ang tugon ng katesismo. Sanctifying grace makes us saints, adopted sons of God, and heirs of heaven. We become temples of the Holy Spirit, and God dwells in our souls. Kung mapapansin nyo, ang sanctifying grace ay itong grasya kung saan ang isang kaluluwa o ang isang tama, ang isang kaluluwa o isang espiritu, tumutukoy sa ating kaluluwa o espiritu, ay talagang napakalapit sa Diyos dahil ang Diyos mismo sumasa atin. Kaya nga, huwag niyong mamaliitin kapag sa misa binabati kayo, the Lord be with you. Because indeed, if we live in grace, the Lord is with us. Iyan ang tinutukoy nito. The second type is called actual grace. Father, ano naman to? Itong sagot ng katesismo. Actual grace is that with which God enlightens our intellect and moves the will so as to help us to do good even when it is difficult and avoid evil. Ang grasyang ito na tinatawag nating actual grace ang siyang nagbibigay ng tinatawag na liwanag sa ating kaisipan, sa ating kalooban o kagustuhan upang ang magawa natin ay palaging mabuti. At hindi lamang mabuti, kundi mahirap man gawin ng mabuti, kayang gawin ito dahil may tulong tayo. But at the same time, ang actual grace tumutulong sa atin upang hindi gawin at mahulog sa kasalanan. Okay? Huwag natin po itong mamaliitin. Kaya nga minsan, Father, natanong ito sa akin off-cam, no? One of the lectures that we have nitong mga nakaraang gabi. Saan kayo kumukuha ng hugot eh? Actually, yung gabay ko po dito, pareho lang ng meron kayo dyan. Dahil napakahalaga po sa temang ito, you ask God's grace, you ask the Holy Spirit to inspire you to talk. And not only that, for me to remember everything that I have studied in the seminary para maibigay sa inyo. Kasi napag-aralan na yan eh. Ang mahalaga lamang ay bigyan ka ng grasya. Anong grasya yun? This one, the actual grace. Nililiwanagan ang pag-iisip upang masabi ko anong tama at hindi magkamali. Okay? Huwag nating mamaliitin ang kakayanang iyan ng Espiritu Santo. Pang-apat, main idea. God grants to all the grace necessary for salvation. Ito rin sanang maging maliwanag sa atin. Ang Diyos na meron tayo kapag humihingi ka ng grasya, lalong-lalo na ang grasya ng iyan ay para sa iyong kaligtasan, binibigay niya. Naalala nyo, when we talk about charity, may tatlong level, di bang pagmamahal? Priority is love God above all.
Sunod, love ourselves. But when we talk about self is spiritual goods. Tapos susunod doon, our neighbor. Tumutukoy sa spiritual goods nila, sa material goods nila, at ang panghuli, our material goods. Huling-huli yun. Okay? Now, nabanggit ko iyon dahil ang ikalawa na dapat hinihingi natin sa Diyos is precisely a spiritual gift like the grace that is necessary for our salvation. Kaya nga maganda na ngayon pa lamang hinihingi na natin, Lord, sana mapaghandaan ko palagi ang pagtanggap ng komunyon. Lord, sana bago ako mamatay, mapahiran ako ng banal na langis, mapadmadasalan ng commendation to the dying, makatanggap ng biyatikum o pagpapabaon. Because those things are necessary for our salvation. Hindi yung panay, inihingi mo lang, Lord, sana magkabahay na kami, may pambayad sa kuryente. No, lahat, material, how about our spiritual benefit and goods? Think about it, my dear brothers and sisters. So God grants to all the grace necessary for salvation because He wants all men to be saved. Ipinagkakaloob niya palagi ang grasya dahil nais niya na tayo ay maligtas. Kaya nga ngayon, kapistahan ng Carmel, bakit kahit ang mahal na birin gumagawa ng pamamaraan ng sino mang may suot ng brown scapular, mapapadali ang pagpasok sa langit kung isasabuhay natin ang mga kondisyon. Dahil gusto rin ng Diyos ang mga ganyan. Mga pamamaraan na kung saan makakabuti sa ating kaluluwa at sa ating kaligtasan. Those who are condemned because they did not correspond to the grace that God granted them. Ito yung tatandaan natin. Ayaw ng Diyos magparusa. Ayaw ng Diyos itakwil tayo. Pero bakit nangyayari na may paparusahan, na may itatakwil? Hindi dahil gusto ng Diyos. Dahil gusto natin. Dahil nakalain mo, ginawa na ng Diyos ang lahat. Sinugo niya ang kanyang anak na si Jesus. Nagpakasakit ang kanyang anak. Ipinagkaloob naman ng kanyang anak ang Espiritu Santo sa atin upang gabayan tayo. See how God works. Pero sa lahat ng mga ginagawa ng Diyos para matiyak ang ating kaligtasan, na pinagkakalooban tayo ng samot-samong grasya para matiyak ang kaligtasan iyan, pero sinasantabi natin, hindi na yan kasalanan ng Diyos. Kasalanan mo na yan. Kaya nga diba, narinig nyo na siguro po ito sa akin, kapag ako bumababa sa ating mga pamayanan, anong sabi ko? Kapag tayo may misa, hindi po akong bumababa. Instrumento lang ako. Ang bumababa ay si Jesus. Kaya nung nakakalungkot sa lahat, kasi minsan may mga kapwa tayong lingkod, misa sa pamayanan, hindi magpapakita. Ah, kasi hindi naman ako BEC. Member na ako ng LCM, member na ako ng Lay Eucharistic Minister, hindi ako BEC. No? Mga may kalog na hindi na pa, na hindi yata naunawaan ko anong gawain sa BEC. No? But the mere fact, kung alam mo lang na si Kristo bumababa, na ilang hakbang mo lamang, mas malapit iyan kaysa pumunta ka sa simbahan, sinasara mo pang iyong pintuan, bintana, ayoko. What a missed opportunity to listen to God's word and to receive our Lord in the Eucharist. Sabi ko nga, paano pagdating ng araw kung papaalalahanan ka ni Jesus? Sister, brother, naalala mo nung araw na ito? Pumunta si Father Mark, kung tutuusin, ayaw niya kasi umuulan, umaambon. Pero tinuloy ang misa, nasaan ka? Hindi ka pwedeng magsinungaling sa Diyos.
nababasa ng Diyos ang lahat ng ating pag-iisip, ang laman ng ating puso. Kaya let us take always that opportunity when God's grace, kung ang biyaya ng Diyos binibigay sa atin, lumalapit na sa atin, let's grab it. And use that grace for our own good na makakagawa rin tayo ng mabuti para sa iba. So that God grants more grace to some than to others depends on His love and also our correspondence to His grace. God grants us more grace if we ask for it, if we receive the sacraments, and if we let ourselves to be led by grace. Ito tatanda natin, una sa lahat, huwag tayong magkaroon ng inggit. Kung ang iba nating kasama na mga naglilingkod, na mga mananampalataya, masigit ang grasya na bigay sa kanya ng Diyos. Dahil maaring ang taong iyan humingi ng grasya para magampanan ang kanyang tungkulin. Halimbawa, bakit ang kapwa mong lay minister na iyan kayang maghatid ng komunyon sa araw ng Linggo? Because it's a grace to do that. Tanda ng pagmamahal niya para sa iba. Ba't di mo nagagawa? Dahil maaring hindi ka humingi ng grasya sa Diyos na bigyan ka ng lakas. Bigyan ka ng tinatawag na tulong para kung nahihirapan ka gumawa ng mabuting iyan, magampanan mo. Because honestly, kahit ako rin po bilang pare, there are times, because of human weakness, sabi ko, hindi ko na kaya, Lord. Para sarap ng isigaw, kung pwede lang i-cancel na lang yan. Katulad ngayong gabi, normally, the 6:30, binibigay ko na po sa ibang pare, misa. For me, it's enough. Kasi ganoon naman turo ng simbahan. Limited talagang pwedeng maging misa ng pare. May bilang lamang. Paano kung wala kang makuha ang pare? Kahit pagod ka, gagawin mo. Pero hindi ko magagawa yon kung walang grasya ng Diyos na tutulak sa iyo. Go more, just one more. For the sake of this people. Kaya minsan nakakalungkot, no? Mababalitaan mo sa ibang mga kapwa natin sa ibang parokya, no? Hindi kami nagkaroon ng misa. Bakit? Kasi wala raw pare. Talaga? Wawa naman kayo. No? Kasi pwede naman talaga kung hahanapan ng pamamaraan. But again, we have to adjust and correspond to God's grace. Okay? Number 5, ang grasya rin kailangan lumago. At may pamamaraan para ang grasya ay lumago. Ways to grow in grace. Paano nga ba lumago sa grasya? A Christian cannot settle for merely keeping the grace given to him. He has to strive to make it grow. Naalala niyo po yung talinghaga ng Panginoon? Ang isa binigyan ng 10 talento. Ang isa binigyan ng 5 talento. Ang isa binigyan ng 1 talento. Pagbalik ng Panginoon, inaasahan niya na magkaroon ng bunga. Ibig sabihin, lumago. Ganun din ang grasya na binibigay sa atin. Ang grasya ng Diyos na binibigay sa atin ay dapat lumago. Bakit? Kasi kapag lumalago ang grasya sa atin, mas marami tayong nagagawa na mabuti sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating sarili. Ang tanong, paano nga ba lumalago ito? Number 1, prayer. Kasi kung hindi natin hihingin sa Diyos, dagdagan mo ang grasyang ito sa akin, hindi yan lalago. The sacraments. For us Catholics, the 7 sacraments are the fountain, pinagmumulan ng grasya. Kaya sa 7 sakramento may 2 na pinakamahalaga. Bakit? Dahil pwede mong ulit-ulitin. Pwede nating ulit-ulitin.
sakramento ng Eucharistia at sakramento ng kumpisal. Minsan na nasanay lang tayo, Eucharistia lang. Kulang. Ibig sabihin ng tagal mapuno. Iniisip ko palagi, isang balde. Di ba? May balde, tapos mula doon, may 7 gripo. Yun ang mga sakramento. May ilang gripo na isang beses lang mabubuksan sa buhay natin at masasara, hindi na pwedeng buksan iyon. Tumutukoy yun sa sakramento ng binyag, sakramento ng kumpil. Pero may mga sakramento na pwede natin tanggapin paulit-ulit. E kung pwede paulit-ulit, bakit ka nakontento sa isang gripo lang kung pwede mong buksan ang dalawa? The Eucharist and the penance or confession. Hindi mas madaling mapuno ang balde. Third, the good deeds done out of love. Ang paggawa ng mabubuti dahil sa pagmamahal, nagdadagdag ng grasya sa atin. Naalala ko isang kwento, hindi ito ganun sa isang pare, kundi sa isang a very generous lay person. Na-share niya lang, sabi niya, Father, reflection ko lang. Kapag pala tayo nagiging mapagbigay, ang Diyos mas lalo tayong binibigyan. Sabi ko, paano niyo po nasabi? Kasi parang ganito, pare-pareho tayong binigyan ng Diyos ng mangko. May laman ng mangko iyon, sabihin natin, lugaw. May darating sa iyo ng mga tao, hihingi. So yung lugaw na iyon, sinishare mo pa para sa kanila. Pag makita ng Diyos, ay, ubos na sa'yo, lalagyan niya sa'yo ng lugaw uli para makabigay ka. Pero kalauna napansin ng Diyos, palaging nauubos ang mangko mo dahil maliit. Ang gagawin ng Diyos ay kukunin yung mangko na iyon, papalitan ng mas malaki, at pupunuin niya uli ng lugaw para makapagbigay. At kapag nakita ng Diyos, kinakapos ka pa rin dahil bigay ka ng bigay, kukunin niya uli ang mangkong iyon at bibigyan ka na mas malaki. Ang ganda ng kanyang sharing na iyon. Bakit? Kasi yung tutuusin, hindi ko nababanggitin, pero isa ang mga kumpanya sa Pilipinas na napakalaki. He is just a silent worker. Expanded in Asia, now internationally, global na. Paano mo na-achieve yun? I just keep on giving. And God is giving me more than I expect. Kaya huwag nating mamaliitin ang generosity ng Diyos. Lalampasan niya tayo palagi. Sabi nga, the more you give, the more you will receive. Kasi yan naranasan na ng marami. So we can grow in grace most especially by receiving the sacrament, because through them, grace is born and grows in our soul. It is recovered when it has been lost. Consequently, the life of a Christian should be a life of frequent confession and communion. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nga kanina nung ginamit ko sa talinghaga, di man natin kayang sagutin kung anong uri tayo ng lupa. Pero pag sumikapan natin na balang araw ang ating lupa o ang ating kaluluwa ay maging mataba. How do we do it? Look at how those who take care of plants or farmers, paano pinapataba ang lupa. Di ba na-share ko sa inyo? Sapat na tubig, tamang sikat ng araw, nandun rin ang pagdagdag ng pataba at maging ng pagbubungkal ng lupa. Dahil yun, tumutukoy sa apat na sakramento. Di ba? Di ko nababalikan, panoorin nyo lang homily, no? Pero sakramento ng binyag, yung tubig. Init ng araw, kumpil. Pataba, komunyon. Pagbubungkal, kumpisal. Okay? Sixth, main idea. A firm resolution to live always in God's grace and to increase it.
Kung meron man tayong dapat palaging pagsumikapan, ay mamuhay sa grasya ng Diyos. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos, mas mainam na tayo ay nasa estado ng grasya. Paano nga ba ito? The most precious thing we have on earth is grace, ang grasya ng Diyos. Bakit nga? Because grace is a gratuitous gift that we participate in the Trinitarian life. Meron tayong ugnayan sa Diyos. As an old poem says, at the end of life, he who is saved knows, and he who is not saved knows nothing. Ang gandang paalaala nito sa atin. Sa wakas naman talaga, yung naliligtas ay yung may alam. Yung hindi maliligtas ay yung walang alam. Yamang may alam tayo na ang grasya pala mahalaga, pahalagan mo. Mamuhay ka sa grasyang ito dahil makakatulong yan sa iyong kaligtasan. So having said so, this calls for us resolution to live always in God's grace and to make grace grow more and more. If we suffer the misfortune of losing grace because of a mortal sin, we have to go to confession as soon as possible. Ganun naman palagi. Pag tayo mahulog dahil may kahinaan tayo, huwag matakot. Tumayo muli. Dahil sa totoo lang, ang kailbahan ng mga banal at natin, sila pareho nating makasalanan. Subalit sila, kapag nahulog sa kasalanan, the following day, they go to confession and ask for absolution in order to start again to live in grace. So dito po nagwawakas ang ating mga main ideas. So before I go to the resolution, which we always end, yung tinatawag na kapasyahan sa buhay, anong dapat nating gawin? Ngayon pa lamang po, hinikay ko ng mga manonood, ganun din ang mga nandito sa loob ng simbahan. Kung meron kayong tatanungan, please write it down para po maisulat sa ating ng ating mga SOCOM at mabasa ko po at mabigyan ng katugunan. So these are the two resolutions to move forward. Number one, make a firm resolution to live always in God's grace. To see Christian life as a continuous growth in grace. Pagsumikapan talaga natin, mamuhay sa grasya. Ang sukatan naman yan, sabi mo nga, napakadaling gumawa ng mabuti kapag nasa grasya ka. Pero napakahirap gumawa ng kabutihan kapag ikaw ay nasa disgrasya. Ibig sabihin, ang word mismo na disgrasya, no? But in Spanish, when we say disgrasya, we are out of grace. We are not in the state of grace, no? Eh sa Tagalog, pag sinabi mong disgrasya, napahamak, nasa kasaan, nabuntol, di ba? O nakaranas na isi, kaaya-aya. Ginagamit ang word na disgrasya dahil sa totoo lang, nawala tayo sa piling ng Diyos. Nawalang ugnayan natin sa Diyos. So that the greatest disgrasya ay yun, mahiwalay sa Diyos. Number two, if one commits a mortal sin, go to confession as soon as possible. Making an act of contrition right away with a resolution to go to confession at the first opportunity. Huwag tayong mahiya na bumangon agad matapos tayo nadapa. Dahil kung mamalagi tayong nakadapa, ang hirap umusad sa buhay. Kailangan mong tumayo at muling maglakbay. At ang para makatayo tayo sa buhay spiritual, nariyan palaging sakramento ng kumpisal. So my dear friends, here I end. Hopefully, naging maliwanag sa inyo ang tema ng grasya, no, na meron tayo. By the way, kasi mamaya, marami naman maging tema palagi. Father, ano yung mga kasalanan? Paano naagawang kasalanan? Binigyan natin dito ng mathematical equation. So later on siguro, bibigyan ko yan ng diin sa question and answer. For now, we will have a short break to collect all the questions and then we will be right back to answer those questions. Diyan lamang po kayo.
tayo nagbabalik para tugunan ang mga katanungan na inyong pinadala through online at dito naman po sa loob ng simbahan ay dahil sa maraming katanungan, maaari na sila pong tatayo na mismo dito para tumanong nagdiretso. Sagutin lamang po natin ang mga nauna nang nailagay dito. Ito pong tanong from Brother Nell Rob. Father Mark, meron bang apologetics para sagutin ng mas maigi ang mga justifications ng mga pro-LGBTQ? Like, they were born this way daw kasi kaya galing daw ang kanilang tendency from God. And also, Jesus teaches to love our fellow men. So di sila nagkakasala dahil nagmamahal naman sila. At mas nagkakasala raw ang mga homophobic laban sa kanila when some people say against their lifestyle. Now, to answer this. First of all, nabanggit ko na ng isang araw. Hindi masama kung tinanggap mo ang gusto mong maging kasarian. Ang masama ay una sa lahat kung ikay nagkakaroon ng relasyon sa pareho mong kasarian. Bakit? Bakit? Dahil gagamitin natin ito ngayon. Okay? Wala pa tayo sa tinatawag na 6 and 9 commandment. But one of the sins that a person can commit when it comes to sexuality, may mga itinakdang simbahan like what? Masturbation, pornography, fornication, same-sex marriage. Lahat ng iyan napapaloob sa 6 and 9 commandment. So para magkasala, ito lamang yun. Ang act, kung napapaloob siya sa 10 utos ng Diyos, automatic, negative yun. Ibig sabihin kasalanan. Kung ang tao, alam niya na yun ay kasalanan, alam niya, ito yun, alam niya, full knowledge. Okay? Ito naman kung hindi alam niya. Dito, full consent, ginawa niya pa rin. Ang isang kasalanan na wala siyang ukulang ang kanyang kaalaman, pero ginawa niya, it's a venial sin. Ang kasalanan na alam niya, subalit hindi niya ginawa, katulad nga nasabi ko, venial sin, kasi hindi niya man ginawa. Pero alam niya na kasalanan, o yan ay kasalanan, alam niya, ginawa niya ka pa rin, mortal sin. Let's go back. Sa mga kapatid natin na nabibilang sa ganitong community, maliwanag ba na alam nila na ang pagtatalik ng pareho, kasarian, ay masama at ginagawa pa rin nila? Kung ginagawa nila, nagkakasala sila. But they can always give an excuse. Anong excuse? Eh, pinapakita lang namin ang pagmamahal. Let's go back again. Last 2 days ago, when we talk about charity. Everything, ang lahat ng bagay, maging ang pagmamahal as a virtue, should be ordered. Anong ibig sabihin ng ordered? May kaayusan. Bakit? Dahil kung walang ayos ang pagmamahal mo, you will be committing a lot of terrible sins. Limbawa, nag-alaga ka ng baboy. Mahal na mahal mong baboy. Sa sobrang mahal mo, nakipagtali ka. Ngayon, see, when love is disordered, it falls into sin. The same way na hindi ka maaaring magpagtalik out of this of order sa kapwa mo kasarian kasi hindi pareho kayo ginawa ng Diyos na magsama. That's simple it is. Kaya sabihin mo naman, meron ba Father mga argumento from apologetics? Yes, there is. In fact,
is available in YouTube, no, mga argumentong ito, we can always collect that. Right now, what I'm following in the US is this issue that they want to pass a law. No, it's a bill right now. They want to pass a law na yung mga bata na wala pang 18 years old, kapag gusto nila magkaroon ng sexual realignment, the government can pay for it. O, di ba? Ibang klase talaga mga mayayamang bansa, ano? Kung anong naiisip nila para suportahan ng mali. And there is this guy, his name is Walsh, nakalimutan ko lang kanyang first name. He keeps on arguing based on reason, on logic. Hindi nga siya nagsasabi tungkol religion, nothing. By logic, by science, sinasagot niya. At marami na papahiya sa niya. Yesterday, I was watching, pinatawag siya sa, if I'm not mistaken, sa US Senate or Congress to give his thoughts about this. And he clearly pointed out yung mga argumentong based on logic, based on science. Di ba? Kaya ganun minsan po, marami po yan. Okay? Next question from Esther Monastrial. Good evening po. Pamilya po namin Katoliko. Ang dalawang kapatid namin lumipat ng relihiyon. Kasalanan po ba yun? Babalik ulit tayo dito. Kaya sabihin ko sa inyo, kapag palagi yung nakikinig kay Father Mark, picturean mo yan. Bakit? Habang hindi natin natatakil ang first commandment, kasi yun ay tungkol sa God alone, doon natin malalaman ang paglipat ba sa ibang reliyon, kasalanan o hindi. Okay? Kung kasalanan yun, definitely dito yun. Kung alam mo na yun ay kasalanan, full knowledge, at sabi mo lumipat nga, ginawa nila, then they are living mortal sin. Simple. Di ba? Ang ganda, no? Ng moral theology. Next. Ito kay Brother Ron Mark. Kapag hindi pa po nakakapagkumpisal ang isang nagkasala, maaari pa rin po ba tanggapin ang hatid na biyaya ng indulhensya? Yes. But normally, it's not for you. You can transmit it to others. Kung sa'yo man, hindi mo yan matatanggap habang ikaw ay nasa kasalanang mortal. You have to undergo confession before you can get the merit of indulgence. Next question from Sister Josie. Thank you, Father, for your continuous teaching. Ask ko lang, paano po ang white lies? Ngayon ang tanong, ang white lies mo ba, Father, napapaloob sa ano? Habang hindi natin natatakel ang eighth commandment. What is the eighth commandment? Thou shall not bear false witness. Hindi mo malalaman doon kung anong uri. Okay? Pero sabi ko nga sa inyo, this simple table will tell you kung nagawa mo ay venial sin or mortal sin. Okay? Ito maganda, mahabang tanong ni Sister Nelia based on her experience. Father, based from my experience, I consider grace as a gift which I do not deserve, but God gave it to me because of His mercy and great love. Tunay po yun. Lahat naman talaga hindi deserve ang grasya. Pero minsan dahil sa lubos na pagmamahal ng Diyos at hiningi mismo natin, di ba sabi ko? To ask for it. Sabi niya, in my near-death experience, I felt parang ang daming basurang nakadagan sa dibdib ko at hindi ako makahinga. I told God, Lord, please help me. Hindi ko kayang linisin ang sarili ko.
Eventually, I got relieved from pain, was able to breathe. Tama po ba, Father? I take as a grace from God. Yes. May pamamaraan ng Diyos na minsan hindi talaga natin maintindihan, but we do not deserve it, but yet God, out of His love, out of His mercy, binibigay sa atin. Dahil sabi ko nga kanina, Sister Nelia, kung maalala nyo, anything that is good for our salvation, anything that is good for our spiritual life, God will grant it, grant that. No? Same experience yung tita ko, near-death experience. Alam niya na, nalalapit na. Pero ang hiningi niya lang ganito, Mama Mary, kay Mama Mary siya lumapit, alam ko po nanay ka rin, ako rin po nanay ng dalawang anak. Tulungan niyo po ako gumaling sa sakit kong ito. At kapag ako'y gumaling, pangako ko sa inyo, from Germany, yung tita ko from Germany, mag-pilgrimage ako papuntang Lourdes, France. Dininig ng malabirin ang kanyang kahilingan. Kaya nang napunta ko sa Germany for a vacation when I was a seminarian, sabi niya, ihatid na lang namin ikaw sa ano, sa Lourdes. Magkukotse tayo, and from Lourdes, you can take train to Spain. Sabi ko, sige. Kasi maganda rin na masamahan ko tita ko just to give thanks. Ibang klase ang Diyos. Kahit ang mahal na birhen para sa ating kabutihan. Okay, next question from Tita Magda. Good evening po. Yung mga ipinanganak na may mental and physical defects na hindi po alam ang tama't mali, considered grasya rin po ba para po sa kanila? Hindi ko po alam, tita, kung anong tinuturing mong grasya. Yung ipinanganak na may mentally or physical defects o grasya na hindi nila alam ang tama't mali. Okay? Pero ang maliwanag, babalikan ko, ang grasya ay biyaya ng Diyos for us to be united with Him. Yung tinatawag na may participation tayo sa Trinitarian life. That is grace. Okay? E maaari mo sabihin, parusa yung maging mentally or physically disabled na mga kapatid natin, we don't treat it that way. Only God can answer that. Okay? And God could have a meaning. Ito ah, when we were doing this, may nagtanong na rin ito sa isa naming profesor, no? Eh bakit hinahayaan ng Diyos na sa isang pamilya magkaroon ng isang anak na may diferensya, na may kapansanan? Why? Sagot ng profesor ko, napaganda. For you as a father, for you as a mother, for you as a sibling, to have the opportunity to love that brother or sisters of yours na may defect. Kasi apangalagaan nyo siya. Kaya ipagpasalamat mo sa Diyos na meron kang pagkakataon mangalaga sa mismong sarili mong tahanan. Do not treat it as a burden, but treat it as a gift that you can do good already for your soul na kaya mong alagaan ang taong iyan. Okay? So yun po siguro ang aking maitutugon. Ito, magandang tanong kay Sister Nati. Maganda at nakakatawa, ha? Good evening, Father Mark. Tanong ko lang, yung bilog na nakalagay, akala ko yung star sa noo, ha? Kasi na isang gabi, Father, ano po yung star na nasa ulo ni Princess Diana, ha? Naalala niyo yun? Ayun pala yung Mercedes-Benz na sila. Sa mga hindi nakakaalam, itanong niyo na lang kung ano ang kwentong iyon kasi napaganda. Ang tanong niya ito, good evening, Father Mark, tanong ko lang, kung yung bilog na nakalagay sa likod ng ulo ng mga imahenes ay sanctifying grace, ang tawag po nun ay halo, not grace. Halo. Hindi halo. Halo. Okay? From Sister Let, good evening, Father Mark. Bakit daw po araw-araw nagsisimbang mga Katoliko, sabi ng kaibigan kong born again? Simple. Because we need more grace. Born again can never understand it. Because for them, para sa kanila, may pananampalataya ka, maliligtas ka na.
Pero maliwanag ang sabi ni Santiago. Ipakita mo ang iyong gawa na may pananampalataya. Dahil hahanapin pa rin sa atin ng Diyos pagdating ng araw, hindi lang may pananampalataya ka. Kung hindi, dapat may mga magawa tayong mabuti. Okay? Kay Brother Antonio, Father, sabi po ng mga gays and lesbians, sila daw po ay mga lalaki at babae na natrap sa maling katawan. Meaning po, ba noon, mali ang pagkakagawa sa kanila ni Lord? Ang ganda ng tanong mo. God, in His goodness and perfection, would never be wrong. It's up to us how to embrace who we are. It's up to us who we embrace what we are. Ang problema kasi nga sabi ko sa LGBT community, gumagawa sila ng sarili lang doktrina, ng sarili lang paniniwala to defend themselves. Ako mismo, mga kaibigan, pinapaliwanagan ko, tinatanggap naman. Pero pag hindi mo tinanggap ang gusto ko, gagalang pa rin kita. Pero ang masama, kapag ikaw na ngayon ay may karelasyon, iiwanan kita. Kasi yun, karumal-dumal na yun. Binaba mo na ang level mo sa hindi tama na. Okay? Father, as a health worker, sino kaya nagtanong nito? Meron pong binibigay ang government na monetary allowance every month. Pinagpipray po namin ito na mag-grant sana. At pag dumating ito ay tinatawag po naming blessing dahil malaking tulong sa family. Ano po ang pwedeng itawag nito kung mali ang term na blessing? Simple, remuneration. Di ba? Or pwede mo sabihin na extra pay, benefits, ang dami. Di ba? From Sister Ruth. Good evening, Father Mark. According to the book written by Pope Benedict XVI, anong book? Kasi lahat ng libro yung nabasa ko. Anong book ito? Anong page? Anong ano? Ha? Anong book ito? Okay. The entrance to heaven is through baptism. And for me, the sacrament to be valid, per our catechism, it should have matter, form, and minister. So those baptized performed by other sect, like born again in other whose ministers are not ordained and therefore invalid, paano yung bininyagan nila? Hindi mapupunta sa langit? Simple. Simple. Hindi mo na kinakailangan usap ako. Paano yung mga hindi nabinyag ang anak ng Katoliko? Mapupunta ba sa langit o hindi? Dahil aminin natin, may mga Katoliko hindi nagpapabinyag. Minsan nga, umaabot ng 12 years, 15 years old. Ang sagot po ng International Commission on Theology, no, yung tinatawag nilang na ITC pa yun, International Theological Commission, it is up to God's mercy. Nasa kasalala yun sa habag ng Diyos. So tayo hindi natin alam. Diyos lamang nakakaalam nun. Okay? Again, from Brother Antonio, Savior de Mesa. Sabi po ng LGBT, may sinaunang Christians, okay, Sergis and Bacchus daw po na name, na same sex, at kinasal pa ng mga sinaunang pare, may basis po ba ito? Simple. Show me a book that it says this one, and it should be authentic. Authentic. Kasi when we studied the ancient church history, doon bubugbugin ka. Isa sa mga pinakamagandang annual or transcript ay yung tinatawag na act, the Acts of the Martyr. Kaya ito, sabi ko nga sa inyo, ang problema sa grupong ito, gagawa ng depensa para tanggapin sila.
hindi naman na naunawaan, tinatanggap naman namin kayo. Ginagalang pa nga namin kayo because anak rin kayo ng Diyos. Yun ang sinabi ni Pope Francis. Ang hindi lang maganda ay kapag nagsasama kayo at nagtatalik. Yeah, yun lang. Okay? Because you are sons and daughters of God. Live as sons and daughters of God. Paano po tinatransfer sa iba ang natanggap na indulgence? Sabihin mo kay Lord, Lord, this indulgence that I want to receive, I want it for my dead mother, dead lolo. Pwede po yun. Hindi naman kinakailangan, may mga ritual ka pang gagawin. No? It's a matter of your intention. Again, from Sister Ruth. Good evening, Father Mark. Accordingly, sino ba ito? Sino to? Has granted apostolic pardon to those who died COVID-19. Does this apostolic pardon benefits those who have committed apostasy, rejected their faith? What about those who have died COVID-19 but with mortal sin? Will they go directly to heaven because of the apostolic pardon granted by Pope Francis beforehand? Sabi ko nga sa inyo, when an apostolic pardon is granted, their sins are forgiven. But can they go directly to heaven? Definitely not. Bakit? Kasi kahit yung kasalanan mo na nagawa at pinatawad sa kumpisal, kung hindi mo ginawa ng reparation dito sa lupa, you will repair it in purgatory. Kaya ngayon pa lamang, bugbugin natin ang ating sarili ng tinatawag na mga sacrifices in payment and reparation for the sins we ask for forgiveness. Dahil yun ang problema minsan sa atin, no? Hindi yung kakulangan ng kakaalaman o pagkaunawa nito. Ang iba kasi naniniwala, I go to confession, I receive absolution, I'm good. No. When you go to confession, you receive absolution, you make reparation of your sins through sacrifices, through works of mercy, no, corporal or spiritual. Dahil habang tayo nandito, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkataon gumawa ng maraming kabutihan pambayad sa mga kasalanan ng pinatawad sa atin, so that when we die and we go to purgatory, mas mabilis ang ating stay doon. Okay? Kay Sister Saling, good evening, Father. Bakit po sinabi na si Mama Mary, sinabi nating birhen ng kalilis-linisan at pinaglihing walang bahid kasalanan, pero ayon sa Biblia, tayong lahat ay makasalanan? Yes. Pero ayon rin sa Biblia, ang bati sa kanya ng Anghel Gabriel, Hail Mary, full of grace. So kukontrahin natin yung sinabi ng Anghel mismo, na bati sa kanya, napupuno ka ng grasya. Anong ibig sabihin ng pupuno ng grasya? Kung ang isang baso, sinabi mo puno ng tubig, may maidadagdag ka ba? Wala, di ba? So dahil wala tayong maidadagdag, full of grace, wala siyang bayad ng kasalanan. Okay? From Brother Roger, good evening, Father. Ako'y nakalamang sa isang hatian sa kinita. Pero dahil sa pag-uusig ng budhi, ibinalik ko rin nang di nalalaman. Ito po ba'y wala? Anong wala? Ito po ba'y hindi natapos ang tanong? Ano ba ito nito sa Brother Roger? Good evening, Father. Ako'y hindi natapos ang tanong. Baka ibig sabihin, ako pa rin ba'y nagkasala? You made a restitution para sa akin, ha? Kung binalik mo na nang di nalalaman, you made a restitution. Yun ang mahalaga. To restitute for our sins. Ibalik o gawing tama o ituwid ang pagkakamali. O ito, magandang tanong. Galing kay Brother Antonio Xavier de Mesa. Okay, your fourth question for tonight. Minimilang ko na kasi para mabigyan ng chance sa iba, ha? Paano po, Father, kung yung mga na-diagnosed with kleptomania, they know they have doing but their condition forced them to do so, do they commit sin or a sin that lives within? Definitely. Sabi ko nga, ang grasya ng Diyos, kung humihingi sila, malalampasan nila yan. Pero kung hindi sila dumudulog sa Diyos, ang gagawin nilang dahilan, kasi kleptomaniac ako.
E kumain mo meron dito sabihin, kasi rapist ako. No, trust in God's grace. The grace of God can change a person, even the worst sinner. Okay? Father Mark, naging sagradong banal ang hostya from Brother Frederick Caruso. Kapag ito ay nabasbasan, mali ang word. Ang hostya never binabasbasan, ha? The word is consecrate, pinababanal, hindi binabasbasan. Ang basbas is not even a sacrament. It is a sacramental. Magkaibang sacrament sa sacramental. Blessing ng bahay, blessing ng kotse, they are not sacraments. They are just sacramentals. Okay? Magiging sagradong banal na hostya kapag ito ay, kinure ko na, no? Kinonsecrate ng pare. Subalit, paano kung ang hostya ay di pa na-consecrate ng pare? Karapat dapat ba itong bigyan pa rin ng kahalagahan? Kasalanan po ba ang pag-respect ng hostya dahil hindi pa ito consecrated? Alam niyo po, depende kung anong pakay mo sa tinapay. I don't even call it hostya. Ang word na hostya sa Spanish, consecrated na. Okay? Pero pag sinabi mo na hindi pa consecrated, it's bread, tinapay. Diba? Eh kahit ngayon, magkaya kong magbubut sa inyo. Nanonood kayo dito, o di kinakain nyo ang bread. Diba? Kasi kung gusto nyo, mga putol-putol dun, kayang ibigay ni Sister Mayan sa inyo, no? O kainin nyo. Kasi, no? Even the bread that we use in the mass, we make sure na buo. We make sure that crispy. Kaya nga, tinitest nila yan. Crispy pa ba? Kasi pag matikman to ni Father, yari na naman. Ano, pansin nyo po ba? Our bread na ginagamit sa misa is always crispy. Malutong. Okay. Last question, Brother Antonio Xavier de Mesa. Bakit po ang halo ng mga santo iba po yung kay Jesus na ray at light lang? Yes, because of his nature. He is not only man, he is true God. Galing ka Tita Magda. Good evening, Father. Lahat po ba ng books sa Apocrypha ay tanggap ng Catholic Church? Tanggap po siya as a mere ordinary literature, but not as a basis of faith. Yun po yun, Tita. By the way, sa mga hindi nakakaalam, ano yung apocryphal books? These are secret books ng simbahan na inuunawa bilang literature but never as part of our faith. Pwedeng basahin, pero hindi makakatulong sa ating pananampalataya. Halimbawa, Father, anong halimbawa ng book, apocryphal books? The Gospel of Judas. The Gospel of James. Okay? Last question. Meron bang, kung may tanong dito simbahan, sasagutin ko po, ano? Good evening, Father, from Sister Esther Rubante. May isang makasalanang na aksidente. Binibigyan daw ng split second ng Diyos para humingi ng tawad. Is it a grace, Father? Yes. Kasi ayaw ng Diyos na mapahiwalay ka. Binibigyan pa rin tayo ng pagkataon na, Lord, just a simple act of contrition. Kaya nga, di ba, tinuturo ko sa inyo ang act of contrition, hindi yung mahaba. Short lang. Pero galing yun sa dokumento ng simba, no? Lord Jesus, Son of God, have mercy on me, a sinner. That's it. May tanong dito sa loob ng simbahan? Please come forward. Sige po. Okay. 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 Ano ang pagkakaiba ng apostoles sa disipulo? Kapag mapapansin nyo ang banal na tipan, lalo ng ebanghelyo, minsan binabanggit talaga ang bilang na 12. Ang 12 ay kasama naman ni Jesus. Strictly speaking, the apostles ay yung 12 lamang. The disciples refer to everyone else na sumusunod kay Jesus. Kasi tandaan natin, maraming sumusunod sa kanya. Okay? Kasama doon ang mga apostoles. So the apostle can be a disciple, but a disciple can never be an apostle. Okay? Next. Maliwanag po? Wala nang tanong? Yes. Disgrasya.
Father, ang pagkakaroon po ba ng anim na anak ay grasya o biyaya ng Diyos? Pwede mong sabihin ganun. Pero nabiyaya, no? But sabi ko nga, iwasan natin na let us use the right term for the right, ano. So, pag sabi mong anak, then you can say na bigay sila ng Diyos, regalo ng Diyos, no? But never as regalo in a level of grace. Dahil ang grasya, regalo rin ng Diyos. Pero specifically, ang grasya, ang ginagawa is for us to participate in the Trinitarian life. So, pag meron ka bang anim na anak, inudyukan ka ba niya para mag-participate sa Trinitarian life? Eh, baka pa nga hindi. Dahil sabi ko nga sa pinadala ko sa inyong minsang picture, bakit si mama tinatawag yung mga dagang maliliit, mabait? Pero ako tinatawag na animal. O, di ba? Matatawagin mong anak na animal, di ba? So, kung nagkakasala ka lang, mapagtawag sa iyong anak na animal, hindi ka tinuudyukan na mamuhay participating in the Trinitarian life. Okay? So, just treat it as anak. Okay? So, see you po tomorrow. We will give thanks to our Lord for a short prayer before we part our ways for tonight. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating formation. Magkita-kita po tayo bukas, 7:30 ng gabi. Thank you and God bless.